isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At ngayon po ay salamat sa Diyos at nasa mag-aaral na naman po tayo ng kanyang mga salita at nasa ikasampung yugto na nga po tayo ng ating daily devotion. And this is the 39th day na po. Magkakalabing isang yugto na po tayo sa susunod. Yan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa bagyo. Pero bago po iyan, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, O Diyos, dulhatiin ka, dakilain ka, aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Muli ay pinagsama-sama mo kaming mga magkakapatid upang ikaw, Panginoon, ay aming patuloy na maitaas. Ikaw ay patuloy naming maluwalhati at madakila, O Diyos. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa pinagpalang araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang tinatanggap namin. Sa kalakasang taglay namin ngayon, Panginoon, na kami ngayon ay masigla, O Lord God, at wala kaming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa protection mo sa bawat isa, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, O Lord God. Lord, maging sa aming pag-aaralan ngayon, O Diyos, kami po ay inyong gabayan, kami po ay inyong samahan. Turuan kung ano ang nararapat naming matutunan, Panginoon, at patatagin kami sa aming mga pananampalataya, O Diyos. Ang lahat po, Panginoon, ng mga nakapakikinig, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, O Diyos, na ang aming pag-aaralan ngayon, Panginoon, ay makadagdag kaalaman po sa amin. At mapagpala po ang bawat isang nakikinig, O Lord God, dahil ito po yung mga salita mo na aming pag-aaralan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming samadalangin na may pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen! Amen! Sabi ko nga po kanina, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa bagyo. At sa panahon ngayon ay napakarami nga pong bagyo. Kadadaan lamang po ni Julina at ni Kiko. Salamat sa Lord at wala namang nasalanta dito sa atin. Ang ating pong teksto ngayon ay makikita sa Mark 4:35-41 po. Ang pamagat po nito yung pinatigil ni Jesus ang bagyo. Basahin po natin. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog doon sa may hulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, paliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At ang sinabi sa lawa, "Tumahimik ka!" Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya?" Natakot nga sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ang ating pong topic ngayon, pinamagatan ko po, paano nga ba tumugon ang Kristiyano sa panahon ng bagyo o pagsubok? Meron sa mga panahon ngayon ng pinagdadaanan natin, itong pong pandemyang ito, itong tungkol sa COVID-19 na to, meron pong mga kanya-kanyang opinyon ng mga Kristiyano. Maring sabihin, marahil nagagalit na ang Panginoon at pinarurusahan na ang tao dahil sa kasalanan. Pero ang sabi po sa Romans 8:1, kaya nga, hindi hahatulang maparusahan ang taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So sa ating pong mga Kristiyano, alisin po natin sa isipan natin ito na ang Panginoon pinarurusahan niya tayo kung tayo po ay tunay na nakipag-isa na kay Jesus. Di po ba? Ayon ng Panginoon na tayo ay kanyang parusahan. Pero
maaring meron siyang gustong iparealize sa atin na baka nagkukulang na tayo ng oras sa kanya dahil nag-iiba na po ang mga priorities natin. Marahil masyado na tayong busy sa trabaho natin, nagkukulang na tayo ng oras para sa kanya. At umaari naman na sa pangyayaring ito, pinakikita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ano ang magagawa niya over this pandemic. Di po ba? Yung iba naman po, this is the sign of the end times, yung mga vaccine na po yan. Pero may dalawang bagay na maaari nating matutunan sa pangyayaring ito sa panahon ng ating sa panahon ng bagyo sa ating buhay. Ang una po ay si Jesus ay laging kasama natin. Ang sabi po sa Mark 4:37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus na natutulog sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad, guro, sabi niya noon, baliwala ba sa inyo na mapahamak kami? Di ba ba? So, natakot po kasi sila, nagpanik po ang mga disipulo nang makita ang malalaking alon na humahampas sa kanilang bangka. Natakot sila dahil pwedeng tumaob ang kanilang bangka at mga lunod silang lahat. Kaya lang, nakalimutan nila, sino ba ang kasama nila? Di po ba? Nakalimutan nila na si Jesus ang kasama nila ay isang makapangyarihang Diyos na siyang mag-iingat at magliligtas sa kanila. Maging tayo man po, katulad po ng mga disipulo ni Jesus Christ, pag dumarating ang matinding pagsubok, nagkakaroon tayo ng takot, nagpapanik din po tayo. Minsan, pinanghihinaan ng loob na natural lamang po o normal lamang na nararamdaman ng bilang isang tao. Pero kung tayo po ay laging naka-tune in, nakababad sa presensya ng Panginoon, hindi tayo lubos na mag-aalala dahil ang Panginoon ang kasama natin. Alam natin na ang kasama natin ay makapangyarihan. Pero meron din pong mga ibang Kristiyano na pagdating sa pagsubok, takot na takot sila. Diba? Dahil hindi sila handa. Dahil hindi po nila lubos nakakilala ang kanilang Panginoon. Wala silang intimate relationship sa Panginoon. Marahil hindi sila nagbababad sa presensya ng Diyos at hindi nila binabasa ang Biblia dahil doon po sa Biblia po na binabasa natin, makikita ang mga pangako ng Panginoon. At higit sa lahat, ang mga masyado pong takot pagdating ng mga pagsubok, yung pong mga walang pundasyon sa Panginoon, di ba? Katulad ko po, na-share po ng asawa ko sa inyo na nag-positive po ako sa COVID. August 19 po iyon. Nakaramdam po ako ng para akong tinatrangkaso, masakit ang ulo ko po, may konting ubo, at ang katawan ko, masakit ang likod ko po, masakit, at pinagpapawisan pong mabuti ang aking likuran. In-inform ko po yung hipag ko na doktor, kapatid po ni Brother Almer yun. Ayon sa sinabi ko sa kanya, yung sabi niya sa agad sa akin, sinabi ko sa kanya yung mga nararamdaman ko, ang sabi niya po sa akin kagad, symptom siya ng COVID, sabi niya ganyan. Sabi ko, may panlasa naman ako, may pang-amoy naman ako, habi ko, kasi yun po ang parang symptoms na talagang COVID yan, pag wala ka na ng nawalan ka ng pang-amoy, sabi niya sa akin, ang bagong variant ngayon, hindi ka nawawala ng panlasa, sabi niya. Kaya, ang ginawa po niya, sabi niya sa akin, reresetahan kita, sabi niya ganun, pabili mo lahat ng gamot na yan. So, niresetahan po ako ng mga antibiotic, gamot sa ubo, gamot sa sipon. Siyempre po, nung unang sabi sa akin yan, nag-alala po ako. Naisip ko, baka lumala, magkaroon ako ng pneumonia. At alam naman po natin na ang pneumonia ay fatal. Nakakamatay po ito pag hindi ka na, pag masyado ng yung lungs mo. Kaya po, medyo nag-alala po ako. Pero sabi nga po ng hipag ko, very supportive naman po ang hipag ko. At ang sabi niya, sa lakas naman ng mga antibiotic na binigay ko sa iyo, mga gamot, habi niyang ganyan, gagaling ka. Ang importante, mag-pray. Yan po ang sinabi niya sa akin. Maging si Pastora Tess po, sinabihan ako na huwag matakot.
Sabi niya, kasama mo ang Panginoon. Kumain ka lang, kain ng kain, inom ng marami. Sabi niya ganyan. Huwag kang matakot kasi pinagdaanan din po nila ito. Kaya maging si Brother Almer po, very supportive naman po na inaano niya ako na, gagaling ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Anak ka ng Diyos. Ayan. So, after 4 days po, nung aking ano, malakas na po ako eh. Ang nangyari sa akin, sumama lang po ang pakiramdam ko, mga 2 days lang po siguro. After that, malakas na po ako. So, August 24 po, dahil nag-iisa ako sa bahay, nag-alisa na sila, may mga trabaho sila, naglinis po ako sa baba, nag-disinfect po ako. Ang gamit ko po ay yung liquid na Lysol. So, nag-disinfect po ako. Napansin ko, hindi ko naaamoy yung ano, yung Lysol. Sabi ko, ganun, ba't parang walang amoy ang Lysol? So, inamoy ko po siyang ganyan. Talagang wala po akong maamoy. So, pumunta po ako sa banyo, tinignan ko po yung shampoo, inamoy ko rin po. Hindi ko rin po siya maamoy. At para sigurado, pabango na po ang inamoy ko, wala po talagang amoy. So, ibig sabihin, yung symptoms na inihintay ko, ayun na po, after 4 days po yata iyon. Nawalan po ako ng pang-amoy. Yun po. Pero after 2 days naman po, sabi nga po ni Pastora Tess eh, umamoy ka lang na umamoy ng bagoong, sabi niya ganyan, para bumalik yung pang-amoy mo. Pero, alam niyo po, ginawa ko po yun. Meron po akong bagoong dito sa bahay. Lagi ko inaamoy yun. Nag-aamoy din po ako ng mga pabango para, ano, titignan ko kung naaamoy ko na po sila. Pero after 2 days po, praise God, bumalik po yung aking pang-amoy. At ngayon po, malakas na po ako. Naniniwala po ako na pinagaling na po ako ng Panginoon. Kine-claim ko na po yun na pinagaling po ako ng Panginoon. Salamat po sa Lord. Ang mga bagyo po o pagsubok sa buhay natin, they just come and go. Pero ang Panginoon hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever, sabi nga. Siya laging tapat sa kanyang mga anak. So, anuman ang mga alalahanin natin sa buhay, pagkatiwala natin ito, sapagkat siya ang nagmamalasakit o kumukupkup sa atin. At sabi nga po, dahil siya ang pilini nating tagapag-ingat, hindi natin aabutin ang tayo ay mapahamak. Amen. At ang sabi sa Deuteronomy 3:16, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. So pagdating ng pagsubok, sasamahan po tayo ni Yahweh na ating Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan over the storm that we are dealing with. Ay mga storm po na yan, yung mga bagyong yan, yung mga pagsubok na yan. Ang Panginoon po, ang siya magbibigay sa atin ng katagumpayan, mga kapatid. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo sa mga oras na ito, kumapit ka lang sa Panginoon, manampalataya ka lang. Aalpas ka niya sa iyong pinagdadaanan. Sabi nga, ang bagyo, darating yan, pero after 2 days, mawawala yan. Ganun din po ang mga problema kung patuloy lamang tayo na idudulog ito sa Panginoon. Ang ikalawang bagay naman po na pwede nating matutunan sa pangyayaring ito ay si Jesus ay mas malaki kaysa sa bagyo. Ang sabi po sa verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil, sinabi niya sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Jesus showed his authority over the storm. Kahit namangha ng labis ang kanyang mga disipulo sa nasaksihan nila, ang sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito, pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Diba? sa nangyayari po sa atin, wala pong malaking bagyo o pagsubok ang hindi kayang patigilin at patahimikin ng Diyos. Kayang-kaya niyang alisin ang bagyo na pinagdadaanan natin. Kung ikaw man, kapatid, ay may pinagdadaanan, kayang-kayang alisin ng Panginoon yung bagyo na pinagdadaanan mo ngayon. Mag-focus ka lang sa kanya at hindi sa problema. Ang Panginoon ang bahala sa problema mo. Di po ba? Ang sabi sa Philippians 4:6-7, sabi yan, huwag kayong mabalisa sungkol sa inyong bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya anuman pong pagsubok ang pinagdadaanan natin, patuloy lamang po nating ibigay sa Panginoon. Huwag po tayong titigil ng manalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan po ng Panginoon ang siyang mararanasan natin. Maging sa 1 Corinthians 10:13, di po ba't sabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ang mga ito. Di ba? Kasama natin ang Panginoon, tapat siya, sabi niya ganun. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. At kung dumating man yung point na hindi na natin kaya, ano sabi ng Panginoon? Bibigyan niya tayo ng lakas para makayanan natin ito. Diba? At ang paraan upang malampasan natin ito. Maging sa pinagdadaanan po nating pandemya ngayon, nung isang araw po, nakita namin sa news, nasa 26,300 plus ang tinamaan ng COVID-19 for one day. Parang nakakatakot na po tuloy lumabas. Baka mamaya, paglabas mo, yung nakakasalamuha mo sa labas, infected na pala at nahawa ka na. Kaya maraming tao po ngayon ang ayaw na pong lumabas ng bahay. Ito naman pong pandemyang ito ay pinagpe-pray naman po natin ng mga Kristiyano. Hindi lamang po tayo, maraming mga relihiyon ang nagpe-pray na sana ay matapos na po itong pandemyang ito. Pero magdadalawang taon na po tayo na nagpe-pray na ito. Pero hanggang ngayon, parang kung noon natakot tayo na biglang nagkaroon ng COVID-19 na ang taas ng rate ng mga nagkakaroon, mas mataas po ngayon kaysa nung nakaraan. Kaya, kung iisipin nyo, pinakikinggan ba tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin, di po ba? Kasi parang mas dumadami ang nahahawa ngayon sa COVID. At nang sabi nga ngayon, ang COVID-19 daw, ang Delta variant ngayon ay airborne na. So, nasa paligid lang natin yung virus na yan, na pag tinamaan ka, minalas ka lang. Marahil ito, isa po sa dahilan din na ng pandemyang ito, bakit nagpapatuloy, bakit dumadami, maraming pasaway po na tao. Ito ba? Hindi sila sumusunod sa protocol. Ang dami pong mga naglisawang mga bata dyan, lalo na dyan po sa aming skinita. Ang dami pong mga bata dyan na nagkalat, na naglalaro sa daan. Salamat na lang po, walang nagkakaroon sa kanila ng karamdaman. Mga kumpulan po ng mga matatanda na nagkukwentuhan sa labas. Tapos yung mga face shield nila, naka headband, ang kanilang mga face mask nasa baba, di po ba? Kaya mabilis po ang hawahan, lalo na ngayon ang mga, lalo na yung mga asymptomatic, yung wala silang nararamdaman pero carrier pala sila, madali po silang makapag infect ng ibang tao. Isa pa pong dahilan ito ay yung mismong ating national government, imbis na maglingkod po sila ng may katapatan sa ating bayan, pag-aralang mabuti kung anong mabuting gawin para maayos ang pandemya, anong pinakamabisang gawin para maging maayos na patungkol dito sa pandemya, ang ginagawa po ay mga katiwalian at korupsyon. Ngayon, ang usapin sa Senado po ay tungkol sa pagkabili ng mas nung onset pa lang ng pandemya, kung saan yung kampaning kadil ng gobyerno may problema pa pala, may kaso pa po sa kanilang sa ibang bansa, sa kaya nakikipag-deal po tayo sa mga banyagang may kaso sa kanilang mga bansa. Minsan po pinahihintulutan ng Panginoon ang mga sufferings na pinagdadaan ng mundo ngayon. Ito po ay upang magbalik loob ang tao sa kanya. Sabi nga po kanina, sa umpisa ko pa lamang, baka pinarurusahan na tayo ng Panginoon. Pero marahil, para po, masyado na pong naging makasalanan ng mundo. Pero
baka ginagawa, nangyayari po ito, minsan napapahintulot po ito dahil nais ng Diyos na magbalik loob na po tayo sa Kanya, ang lahat ng tao. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7:14, sabi po, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, talikuran ang kanilang masasamang lakad. Akin ngang diringgin sa langit, ipagpapatawad ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito ba? Pagagalingin po ng Panginoon ang ating bayan, ang buong mundo po, ang nais ng Panginoon magbalik loob ang lahat ng tao sa Kanya. Kaya huwag po tayo magsawang manalangin hanggat di po natatapos ang pandemya ito. Ito ba? So, ano po ang pinakamabuting gawin ng Kristiyano sa panahon ngayon na magulo, nakakatakot, di natin alam kung kailan matatapos? Ang sabi po sa Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Tuon po natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus. Siya po ang, sa Kanya po natin idulugan lahat ng ito. Hindi siya po ang mag-aalpa sa atin sa pandemyang ito. Huwag tayong mag-alala tungkol sa kung ano ang bukas, magtiwala po tayo sa Panginoon. Because He is in control, di ba? Ang Panginoon po ang may control ng lahat ng ito. Ang mahalaga po, kasama natin si Jesus. Kaya hindi tayo dapat matakot on what lies ahead, di ba? Magbabad tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ang mag-iingat po sa atin. Ito ba, mga kapatid? Yun po, nawa po ay naging pagpapala po ang mga salitang ito na muli ay na-remind po tayo na huwag po tayong mag-alala. Ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, ang Panginoon na ating sinasamba ay mabuting Diyos at makapangyarihan. Hindi po niya tayo pababayaan. Siya po ang patuloy na nag-iingat at kumukupkup sa atin. Amen. Salamat po at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ngayon ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay patuloy naming pinapupurihan, niluluwalhati at dinadakila, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na naihayag, Panginoon. Maraming salamat po muli, O Lord, na na-remind kami, Panginoon, na anumang tindi ng pagsubok na aming pinagdadaanan, Panginoon, nariyan ka lamang, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At ang mga pangako mo ay patuloy namin, Panginoon, na aalalahanin, O Lord God, para hindi po kami lubusang malungkot, O Diyos, at manghina, Panginoon. Patuloy ka naming luluwalhatiin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na sinamahan mo kami sa oras na ito, O Lord God. Lord, patuloy po namin idinadalangin sa iyo, O God, itong pandemya nga po na ito na pinagdadaanan namin, O Lord God, na mahigit na pong isang taon na aming pinagdadaanan. Dalangin namin, O Diyos, na matapos na po ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang tumungaw, O Lord God, sa mga virus na ito na nagdaratingan, Panginoon. Lord, naniniwala kami that you are in control, Father God. Dalangin lamang po namin, O Diyos, na patuloy na ingatan mo po ang iyong mga anak. Ilayo, Panginoon, sa infection na ito na maranasan ng mga anak mo, Panginoon. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng malakas na pangangatawan, Panginoon, upang hindi kami maapektuhan, Panginoon, ng virus na ito, Lord God. Lord, maging sa aming gobyerno, Lord God, na nakatalaga patungkol sa pandemyang ito, Panginoon, na wow, Lord, bigyan mo po sila ng karunungan, O Diyos. Bigyan mo po sila ng karunungan upang patuloy nilang mapag-aralan, O Lord God, kung ano ang dapat gawin, Panginoon, sa COVID-19 na ito, Panginoon. Ano man ang mga protocols na kailangan ipatupad, Panginoon, maipatupad po nila ito ng tama, O Lord God. At huwag mo hayaan, O God, na sa pagpapatupad ng protocols na ito, Lord God, maapektuhan din, O Lord, ang aming ekonomiya, O Lord. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang ekonomiya ng aming bansa, O Lord. Marami rin po, Panginoon, ang mga nawawalan ng trabaho pag nagla-lockdown, O Lord God.
Lord, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng mga bagong trabaho sa mga nawawala ng trabahong ito, Lord. Ibang trabaho naman, Panginoon, para hindi kada lockdown, oh Lord God, wala silang trabaho, Ama. Lord, mahabag ka po sa mga anak mong ito, Panginoon. At patuloy namin dinadalangin ang mga aming presidente, Panginoon. Lord God, ikaw ang magbigay ng karunungan sa kanya at bigyan mo siya, Panginoon, ng puso na mapagpakumbaba, Panginoon, upang ang lahat ng itong nangyayari sa aming bansa, Panginoon, ay idulog niya lamang sa iyo, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, O Lord God, kung ano po ang nararapat niyang gawin na mga Lord, tulungan mo po siya, O Lord God, at anuman ang mga ibinabato sa kanya na mga patungkol sa pagkakaugnay niya, Panginoon, sa katiwalian sa bansa, O Lord God, ikaw po, Panginoon, ang siyang tunay na maglantad nito, Panginoon. Ikaw po ang mas nakakaalam ng lahat ng ito, Lord God. Malantad pong lahat ito, Panginoon. Lord, at matigil na po, Panginoon, ang itong katiwalian na ito, O Lord God. Lord, maging sa mga susunod na darating na eleksyon, Panginoon, Lord, kami po ay dumudulog sa iyo, O Mang Diyos, na ang hinihingi po namin, Panginoon, na mamumunong muli sa aming bansa, Panginoon, ay isa pong leader, Panginoon, na may pagmamahal sa bansa, na ang nais lamang, Panginoon, ay mapaglingkuran ang aming bansa, Panginoon, at isang leader na higit sa lahat may takot sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, na mapaglingkuran niya, magawa niya, Panginoon, na maiayos ang aming bansa, maitaas ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Lord, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito, Lord God. Maging ang mga may sakit, may mga karamdaman ngayon sa oras na ito, lalong-lalo na yung mga infected ng COVID-19, oh Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Hindi po maigsi ang kamay mo para hipuin ang mga ito, O Lord God. Pagalingin niyo po ang mga may karamdaman sa mga oras na ito, O God. Ang ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kagalingan sa kanila, Panginoon. At patuloy na umayos ang kanilang kalagayan, O Lord God. Yung mga nahihirapan pong huminga, Panginoon, yung may mga pneumonia, O Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang humipo sa kanila at maalis ang kanilang mga karamdaman, O Lord God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy mo po, O God, na palakasin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy kang maghari, Panginoon, maging ang kapangyarihan mo ang maranasan nila, O Lord God. Maging, O Lord God, sa mga iglesia mo na patuloy na ginagamit mo, Lord God, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Maging itong media na ito na sa virtual lamang, Panginoon, ang aming mga gawain, O Lord, palakasin mo po ito, Panginoon, na hindi magiging hadlang na may mga MECQ or ECQ, Panginoon. Ang salita mo ay patuloy na maihahayag, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga pastor na ginagamit mo, ang mga leaders ng iglesia na ginagamit mo, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, bigyan sila ng kalakasang spiritual, kalakasang physical, Panginoon, patuloy na gamitin mo sila sa paghahayag ng mga salita mo, Panginoon, mula sa aming pastor na senior pastor, si Pastor Alvin, O Lord, maging sa mga pastor namin, si Pastor Ates, O Lord God, at sa mga iba-iba pang pastor sa Batangas, O Lord God, sa CLF Nabota, CLF Valenzuela, O Lord God, patnubayan mo po silang lahat, Panginoon, at patuloy na ang salita mo, Panginoon, ay maihayag maging sa virtual, O Lord God. Salamat po, O Diyos, patuloy mong gamitin ang mga anak mo, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita, O Lord God, maging sa simpleng pag-share lamang, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay magawa, Panginoon, ay yung mga anak. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin at sa patuloy na pagsama mo pa sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy namin itinataas, niluluwalhati at dinadakila, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Kristo Jesus.
Amen and amen. Glory to God. God bless po sa lahat.